Knife. Take over. Thanks for this. Pag-usapan to. Hindi mo kaya bilhin, Edmond! Mayor, alam mo ba ang ginagawa mo? Hinahamon mo na ang papakulang harapan! Huwag mo akong tatakutin, Edmond! Kahit ako ang blasman papapa mo, iligal pa rin ang ginagawa niyo! Makulit tumatanda, Tol! Oo. Patuloy natin! Long distance po. Hello? Abby, kailangan umuwi ka na agad. May masamang nangyari sa itay mo. Ha? Nabaril siya. Darating na ako dyan. Mabuti ba umalis ka na? At kung pagmamalaking anak ni Mayor, ha? Si Alice! Akala mo, huwag yung anak ni Mayor, matatawad kami! Kuya! 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 Bakit, Paolo? Yung mga yun eh. Natingnan ko lang, tinira na ako. Sino ba yung mga yan? Hindi naman mga taga rito yan eh. Mga dayo lang. Anak ni Mayor lang pa! Ang lalaki. Kalimutan mo na lang kaya. Kuya,
May tama ako. Hindi pwede. Argabyado ako. O nga, no. Sige. Tara. Nagsama pa! Nakahanap na kakampi. Olo! Bakit? Ano problema mo? At ikaw, nagsumbong ka pa rito? Gusto mong pagkuntugin ko kayong dalawa? Ha? Sabi ko sa'yo, umuwi na tayo eh. Ikaw, tama ka? Ha? Ikaw, ha? Ano? Ikaw, ano? Ha? Sinabi ko ba? Excuse me, ha? Ay, puro ka lang porma. Alek! Oh, tara, dali! Mabuti, hindi lumaban. Magsarado sana tayong dalawa. Bilang isang mayor, hindi ko palalampasin ang mga illegal activity sa bayan ito. Hindi sana hantong sa ganong pangyayari kung hindi nanlaban si Edmond Velez. Mayor, may kinalaman po ba si Congressman Velez sa mga illegal logging dito sa San Roque? In fairness naman kay Congressman Velez, hindi ko siya maring ako sa isang bagay na hindi ko pala papatunayan. Pero natural lang siguro na imbestigahan namin siya dahil anak niyang kasangkot dito. Ano naman ho nangyari sa mga kasamahan ni Edmond? Tatlo ang napatay namin sa grupo ni Edmond. Yung iba may mga tama, pero nakatakas. Oh, ayan na pala si Bobby. Doktor, kumusta? Mabuti naman, Mang Julian. Ang itay. Nasa loob, kausap ng mga reporter. Sige na, pasokin mo na. Dok, ano ba nangyari ang doktor? Bobby! Nay! Mano po, itay? Kawangan nandiyo. Kamusta na ho kayo? Mabuti-buti naman iyo. Mga kaibigan, gusto ko makilala ninyo yung anak kong doktor na si Bobby na nakadistil sa Manila. Tay, saan ba tama nyo? Wala ka naman yan. Daplis lang yan, iyo. Ayoko na sana istorbe ng trabaho mo sa Manila, pero ito kasing nanay mo, masyadong nerviosa. Eh, sino naman ang hindi ninerbisen sa nangyari sa'yo? At isa pa, mabuti na yung alam ni Bobby kung ano nangyayari dito. Tama ho si inay. Hindi niyo pwedeng sabihin na daplis lang yan. Bahala yata yung tumama sa inyo. Maaaring magkaroon ng komplikasyon yan. Saka isa pa, ayaw niyo bang pakinabangan ng pagka-doktor ko? Oh, siya. Sige, sige. Ikaw na ang bahala. Congressman, nakikiramay ako sa inyo. Salamat, Vice. Umupo ka. Anong ngayon ang balak nyo? Palalagpasin ba itong ginawa ni Mayor? Sila ang isimula ng laban. Tibayan nila. Manda ka, Vice. Ikaw ang uupong alkalde ng San Roque. Kaibigan, pagpasensya niyo ng aking anak. Siguro naman eh, naunawa ninyo ang aming kalagayan. Ano ba nangyari?
Nagwala utol mo, bossing. Wala yan. Nagpasingaw lang ng init ng karburador. Boss, andyan ako yung taong pinatawag niyo sa akin. May pagagawa ako sa'yo. Makinig ka mabuti. Sa hospital, Pati. Oo nga, naiintindihan ko yun. Pero anong gusto mong gawin ko? Emergency to eh. Kailangan ka rito, Bobby. Tatay kong nabaril. Paano yung mga pasyente mo? Basta pakisabi mo na lang kay Direktor na umihingi ako ng 2 linggong bakasyon. At i-refer mo na lang mga pasyente ko kay Dr. Gutierrez. Dami ko nga nakain eh, pati ikaw. Rayland. Rayland! Ano ba naman pa? Natutulog pa ako eh. Bumangon ka. May tatanong ako sa'yo. Storbo naman. Ano ba yon? May nagsabi sa akin na kausap mo raw si Doralba kagabi. Ano pinagawa mo sa kanya?